Isang magandang araw sa ating lahat, mga bish mga bay. At welcome, this is Vance. Welcome na naman to Maki Main Channel. So for today's video, bago na namang tips and tricks tutorial para sa Dama Checkers. So before we start this tutorial guys, shoutout na naman tayo, as usual, sa mga supporter natin na dapat naman talagang pasasalamatan. So ito yung mga shoutout natin guys, Diana Salve, Noel Encipido, Rams Mingo, Robbie Garns, Jericho, ano to? Jericho Sion, Checkers TV, Damazone TV na may mga videos rin siya guys. At saka ito rin si Checkers TV guys. Watch nyo rin siya. So marami siyang mga uploads para sa Dama rin guys. At si Damazone TV. Huwag nyo kalimutang i-visit yung mga vlog nila. At saka si Rush Vlog Vlogan at si Miss Pinchang. So maraming salamat sa inyong mga suporta guys. Inyong lahat. Sa inyong suporta at panonood sa channel namin sa mga videos every upload namin. Maraming salamat. So ngayon, based na naman ito sa request. So request ng mga pinag-shoutout natin. Isa sa mga pinag-shoutout. Request ni Boss Rams Mingo. So para sa iyo to boss. Yung pinagsabi mong variation na 313. Opening pala. I mean. So hindi to variation kasi yung variation mataas yun hanggang ending. So ito guys, opening lang tayo at mga basic tungkol sa opening na 313. So ito yung 313. So ang pag-usapan natin sa video na ito, tutorial, ay kung ano ba yung advantage, disadvantage, at mga things na dapat i-remember natin or dapat natin pagtuunan ng pansin kapag ito yung opening natin. At saka kung ano yung mga counter moves na gawin natin kapag ganun yung i-open opponent, pero opening lang siya guys, hindi siya variation. So next time kapag gusto nyo mag-variation tayo sa opening na ito, just comment down below guys. So okay, so let's go now to the board guys. So ito yung 313 na pinagsasabi natin guys. So ano ba yung mga advantage ng ganito? So let's start with the advantage. Ano ba yung mga plano kung bakit ito yung opening? Ang plano dito guys, pwedeng i-kunin natin yung ibang piece. So for example, yung opponent ay naging ganyan. So ganyan yung first na pwedeng mangyari kung merong ganito. Hindi makapag-move ang opponent dyan at hindi rin dito. So ibig sabihin guys, kapag merong piece dito, isa siyang magandang formation para magkaroon ng up to 5 piece na matrap. Pwedeng 3, 4, at 5. Pwede. Yan yung unang dahilan kung bakit magandang formation ito. Ang ikalawa namang dahilan guys ay ito. Kapag mangyari ang ganyan. So, ganyan. Movement na natin, pa-capture, at makapag-automatically punta sa base ng opponent. Kahit saan puntahan dyan. Yan yung ikalawa. At let's go na naman guys sa ikatlo. Ang ikatlo guys ay isang movement para sa beginners. Tandaan nyo guys. Ito yung tinatawag nating arrow formation. Ito yung ikatatlo. So, hindi siya suitable para sa beginner guys. Ito yun. Opening ganyan. Kapag yung opponent ay mahilig sa gilid, ito naman yung second movement natin. Tsaka yung opponent ay mag-move. So, sinabi ko na hindi sila magandang walang variation na sinusunod yung opponent natin. So, ibig sabihin, nakapag-form tayo ng dalawang arrow formation. So, ayan yun ang pinagbutasan ko na lang. So, hindi naman talaga dapat butasan, pero okay lang. So, ipinakita ko lang sa inyo yung dalawang arrow formation. Yan yung pinag-upload ko noon, guys. So, yan yung third na reason, guys, kung bakit ganun yung i-open natin. Yun yung pinag-upload ko noon. At saka, sinabi ko pa sa video guys, na para lang ito sa mga opponent na di masyadong maganda yung laro. At alam nyo ba kung anong sinabi nila sa akin guys? Ang hina ko daw guys,
at ang bobo pa. Pero okay lang guys, kasi sinabi ko naman sa mga past videos ko na para lang yun sa mga opponent na di masyadong maganda sa mga tungkol sa mga variation, walang alam sa variation, okay lang yun. Kasi sinabi ko naman yun, mga words na yun. Pero, nag-iba na naman ako ng formation sa pag-upload ng video ayon na sa request para yung mga basher ay hindi namang bash. Medyo nakakasakit sa feeling. Joke lang guys. So, ito guys, i-continue natin sa mga disadvantage. Ano ba yung disadvantage ng 313 na movement? Ang unang disadvantage ay kapag mangyaring yung opponent ay mahilig magpa-capture. Yan yung pinaka-main na disadvantage. So bakit ba masasabi nating disadvantage? Kasi ginawa natin itong pang-open para sa isang reason. Pero yung reason na yun, dahil sa pagpa-capture ng opponent, ay nawala lang lahat. Sayang lang yung pinaghirapan natin. Napakasayang. Pero okay lang yun guys. Kasi makapag-capture naman tayo at makapagpunta yung opponent sa center. Ibig sabihin, hindi na tayo makapagpunta sa center kasi makapture na tayo. Pwede naman gawin yun para makapag-advance tayo. Pero parang inuubos lang yung piece natin. Sinasayang lang. At pwede pang makapag-una yung opponent na umatake sa atin. So instead na ganun, hindi na tayo mamumblima dyan. Kasi merong mga diversion dyan. Huwag tayong mamumblima guys. So ipakita ko mamaya yung mga diversion. Kung ano bang dapat gawin kapag ganito na yung formation ng opponent. So ang next pag-usapan natin guys, ay kung ano ba yung mga dapat nating tandaan at ano ba yung mga reminder kapag ito yung opening. So ano ba yung reminder guys? So unang reminder guys, ay hindi siya independent. Ano bang ibig sabihin ko guys? Ibig sabihin ko, kahit na naggamit kayo ng ganitong opening, kailangan nyo pa rin sa second opening nyo ng Old Faithful, mga 116 variation, kailangan pa rin ng ganon. Hindi siya makapagpwede na ganito yung opening, tapos ito yung next. Minsan lang yung pwedeng mangyari guys, sa mga sitwasyon lang na pwedeng gawin yon. Pero yung mostly talaga, dependent siya sa ibang mga opening. So additional lang siya para sa ibang opening. Pero ang nakagandahan sa kanya guys, ay nakapag-add siya ng pressure sa ating opponent. Nakapag-add ng pressure. Hanggat hindi nila sinira yung formation natin na ganito. Okay, so ano naman yung second na ibig kong i-remind sa inyo guys? Ang second na gusto kong i-remind sa inyo, ay kapag magpunta sa gilid yung opponent, ay dapat magpunta tayo sa gitna. Yan. Samantalang, kung ang opponent naman ay magpunta sa gitna, papunta tayo sa gilid. So makita nyo mamaya kung ano bang dahilan kung bakit ganun yung gawin natin. So, let's continue sa mga possible movement. So ito yung opening. Pagkatapos ng opening, ang option ng kalaban or opponent natin ay dito. So kapag dyan, sundin natin yung fundamental na reminder. Yung reminder natin. Na kapag papunta sa gilid, papunta tayo sa gitna. So bakit ba sinabi nating advantage to? Kasi kapag magpa-capture guys, pwedeng makapag-form tayo ng isang arrow. So kapag magpa-capture yon. Samantala guys, kapag hindi naman magpa-capture yung opponent, halimbawa ganito. So, isang magandang formation. Kasi makapag-advance tayo. So tingnan nyo, nakapag-advance tayo ng piece, advantage na. At tsaka kahit dito guys, yung movement ng opponent, ganun pa rin yung mangyari. So, kapag mabunta sa gitna yung opponent as gilid, punta tayo sa gitna para makontrol yung center. Yan. At magkaroon ng advantage. Samantala ngayon naman, tingnan natin kapag yung opponent ay magpunta sa gitna. So, pagpunta ng opponent sa gitna, ang gawin natin ay magpunta sa gilid. So, bakit ba? Kasi, kung tingnan nyo guys, yung lahat ng piece dito sa gilid, sa part na ito, ay kailangan talagang ganyan. Ito yung way nila, pathway. So, ibig sabihin, kapag may nakablock sa pathway or may dangerous na formation sa pathway, itong lahat ng piece na to
3 up to 5 or 4 piece ay matrap sila lahat. So tingnan natin kung ano ba yung ibig kong sabihin. Tingnan natin. So opening, punta sa gitna. Ganyan. Ito naman yung second. Ito yung sa ating opening naman, isa next movement. So nakapagpunta na tayo sa gilid. So nakapagpasok na. Next sila naman. Papunta sila dito or dito. So hindi sila magbutas, punta na lang dito. Next movement natin ay dito. So papunta natin diyan, yung opponent naman ay nakapag-move dito. So after nag-move diyan ay ito na yung sinasabi ko. So tingnan niyo. Kapag wala ang piece nito, kahit anong gawin nilang magpunta diyan, guys, trap na. Kahit i-back up pa nila ito, yung isang piece dito, at ito ay ipa-capture. For example, ipa-capture natin. Let's say for example na lang, hindi natin ipa-capture dyan. Let's say for example. Or pwede rin ipa-capture. Sige, tingnan natin. Let's say for example. So, ganyan. Tingnan mo. Kahit meron pang backup dito, lahat ng lima na ito ay hindi na makag-move. Kapag ganyan, twice capture. Twice capture. So, tingnan mo. Kapag dito naman, ay mapa-capture naman dito. So, ibig sabihin, maging isang malaking disadvantage nila pag meron tayong ganitong formation, ganong formation sa gilid. So, kailangan nating sundin yung kapag ikaw ay mapunta sa gitna, sila naman ay dapat sa gilid. Kapag sila ay sa gilid, punta ka sa gitna. Yan. Yun yung ibig kong sabihin, guys. So, ganyan. So, let's go to the next movement. Ang next movement ay kapag yung opponent, ito yung next movement nila. Ganyan yung open nila. So, sa pag-open nila ng ganyan, nakalimutan ko, ganyan pala, tapos ito, tapos tayo na mag-move, dahil papunta pa rin sila sa gilid, ibig sabihin, papunta pa rin tayo sa gitna. So, tingnan nyo, yung piece nila ay na-trap sa part na ito, at nung piece natin ay isang malaking offense, malakas na offense. Isang magandang formation plan, guys. Next movement ay kapag opponent ay magpunta dito. So, ano bang move natin na dapat natin gawin kapag ganito? Pwede na maging independent yung opening na ito. Hindi na nangangailangan ng mga opening na ibang 116, Old Faithful. Pwede nang hindi natin gamitin yon. Ito na yung pwede nating gamitin. Itong kasunod ng opening. Pwede nang gamitin, guys. Para makapag-form tayo, pwede makapag-form ng arrow formation sa ganyang formation. So, yung arrow formation, guys, hindi siya para sa mga opponent na experience, pero okay lang na gawin mo para sa experience. As long as hindi dangerous yung formation mo. Yan yung isipin nyo, guys. Kasi, nagbibigay siya ng, nag-addition siya sa opponent ng pressure. So, for, anong sinabi kong pressure? Hindi na ba makapag-move yung opponent dyan? Ganon. So, ibig sabihin, hindi sila ma-trap sa ganitong formation, hindi sila magawa ng ganitong tricks. Pero, limited na yung movement ng opponent. Hindi na sila makapag-move dyan, kasi ito na lang yung gawin nilang move. Hindi na pwede yan, kasi natatakot sila sa ganitong formation, arrow formation. Yan ang isang nakagandahan dito. Tapos guys, ang next movement na naman ng opponent ay isa sa pinakamagandang movement nila, or pinakamahirap na talunin. Itong movement na pagitna. So kapag pagitna, guys, dahil pagitna pa rin, papunta pa rin tayo sa gilid. So ibig sabihin, kapag magpa-capture yung opponent dito, pa-capture, hayaan lang natin, guys. Ano ba ibig yung sabihin na hayaan? Hayaan lang yung isang piece yan. Ayan. Hindi naman yan makapasok sa base natin. Kada base, merong dalawang depensa at may isa pa rito. So, ibig sabihin, hindi siya madaling makapasok. Malakas siyang depensa dyan. So, ibig sabihin, ang pagtuunan natin ng pansin ay i-pressure natin yung opponent sa part na ito. Sa part na ito natin ibawi. Bawiin yung mga formation. So, ibig ko sabihin, dito tayo magpunta para yung opponent hindi makapagpunta sa gilid, magpunta sa gitna, at ganun yung mangyari. Yung ganun, matrap na yung mga piece nila sa ganung formation. At kapag dito naman, sila papunta sa gilid, ganyan. So, papunta naman tayo sa gitna para
this meron silang advantage, pero tayo naman meron naman ring advantage. Ganun guys. At saka guys, next possible movement ng opponent ay pa-capture. So isa itong ano guys, pinakamahirap na gawin or pinakamahirap na kalabanin ng opponent. Kasi bakit ba? Kasi useless lang yung ginawa nating opening guys. Pang-addition siya sana, kaso ano, yung sinira nila yung formation natin. Tingnan niyo. Nawala na yung piece na may rason na pinunta natin doon. Pero okay lang kasi pwede naman nating i-divert. So kasi nakapunta sila sa gitna, papunta pa rin tayo sa gilid. So ganun. So kapag mapunta sila dito, pa-capture diyan para mag-advance, oh, di ba? Maganda pa rin, guys. At kapag dito naman, papunta pa rin sa gilid para makapag-trap na naman sa part na ito. Oh, di ba? Ayos, guys. At saka kapag magpa-capture naman yung opponent sa part na ito, guys, ganyan, walang problema yan, guys. Kasi tatlo yung backup natin, dalawa lang yung sa opponent. For example, pa-capture dyan, i-capture natin yung isang piece, mag-backup siya, capture to, meron pa rin tayong backup. So, maubusan siya ng backup, makapasok tayo, at magkaroon ng isang piece na advantage. So, hindi ko na ipakita kasi alam nyo na yun, guys. So, yun lang guys, at ipakita ko lang sa inyo guys kung ano ba yung kagandahan ng ganito. So tingnan nyo. Tingnan nyo guys ha. So yung sinabi kong ganitong formation guys, ganyan. Ganyan. Yung ganyan. Tingnan nyo. Ang opponent ay matrap sa part na ito. Pwedeng matrap sila sa part na ito. Kaya yun lang yung formation guys. Kasi ipakita ko lang sa inyo kung anong kagandahan. Bakit nasabi kong additional ito. Sa part na ito, for example, kahit nawala na ito, or nakapagpunta na dito, sabihin lang natin, nandito to, ganyan, or kunin lang natin, ano ba to. So, kapag magpunta sila dyan, may trap. Trap lahat yung 5 piece sa side nito. At saka, sa side naman ito guys, ay trap pa rin. So, let's say, for example, ganyan, ganyan. So, para tag-isa lang wala sa atin. So, tag-isa yung na-capture. So ganyan guys, tingnan nyo. Trap lahat ng piece dito at trap naman lahat ng piece dito. Hindi makapag-move dyan kasi pwede mapaganyan, mapaganyan. Dito naman, may capture papunta sa base, ganyan. At hindi na makapag-move guys. At sa part naman na ito, twice capture at twice capture. So ibig sabihin, kapag merong ganito, additional siya sa pressure. So, na-pressure yung opponent sa side na ito, pressure naman sa side na ito. So, isang magandang formation. Ilan lang yung na-trap? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 10 yung na-trap na piece. Tingnan nyo guys, isa siyang magandang additional sa mga opening natin. So, yan ang tandaan nyo sa 3-13 na movement. Additional siya at backup siya to make more pressure sa opponent. So, yun lang guys para sa video nito. 3-13 ang opening. Tandaan nyo yun, mga fundamental advantage, disadvantage, at yung mga sinasabi ko guys. So, thank you very much for watching guys. Huwag nyong kalimutang mag-like, mag-subscribe, at itap na rin ang notification bell para maging updated sa mga bago naming videos. Saka guys, huwag nyong kalimutang mag-comment. Ano ba yung i-comment? Mga ano ba yung nasa isip nyo? Ano ba yung pwede nyong i-request? Kung meron kayong request guys, request down below lang guys. At saka huwag nyo rin kalimutan guys ang mag-visit sa video section namin. So sa video section. So gilid siya sa home para makita nyo lahat ng mga video tutorial namin sa mga dama. Mga old videos hanggang sa latest videos. So maraming mga tips and tricks doon guys, pwedeng para sa mga beginners pa lang or hanggang sa mga grandmaster na level na opponent. So, once again guys, thank you very much for watching. This is Vance. You're watching Makimi Channel. Have a